Ang mga kaya, inaayo, nagbalik ang naso.
sa box of Paul's door. Ang rason, mga kausa, sa kalimbay ni Apostol Paul. Tapos na kulturan, tapos Diyos, kaya sa Christ Jesus, Diyos din sa kalimbay. He is the joy, He is the God of joy, the God of comfort. Kaya halip sa una, sa tanaw kagipugan sa Diyos ang tao, ang Diyos siya sa part sa Diyos, nag-handle siya, nag-design siya sa atong kalimbayan. He wants us to enjoy Him, He wants us to enjoy life, and He wants us to enjoy what He has created. Thoughts of peace. Kalimbong, pagkabayo, at
chapter 1 sabihin niya, finally brethren, rejoice in the Lord. Nga gine-emphasize na rejoice in the Lord. Kaya apart from the Lord, apart from God, there is no real joy. Magluwas sa Diyos. Kung malayo kita sa Diyos, nagpalayo kita sa Diyos, hindi na lang experience yan ang kalimbahin sa Diyos. That's why it's written in the Apostle Paul, finally brethren, rejoice in the Lord, when you say, magpabilin kita kay Kristo. Magpadayon kita sa kay Kristo. We have to seek it out with the Lord so that we can experience the fullness of His joy. Hindi mo lang ito magpastay kita. Hindi mo lang isa at ito sa iyong kabuhin. Sana talayo ikaw sa Diyos, sana talayo ako sa Diyos. Buhay ka nito. Buhay ka nito. Dato kita sa mga tao dito sa pulong sa Diyos na mga akadato na example na sana talayo sila sa Diyos. Why kalimbahin ang ilang kabuhin? Why kalimbahin ang ilang kabuhin? Isa pa si David na lang, ha? Ako na ang resensya, restore unto me the joy of thy Lord. And then, sa so verse 1, sa linya po sa mga rejoice in the Lord. And then, sa linya pag sa verse number 4, sa chapter 4, rejoice in the Lord, sa kalipay ni Kristo sa atong kabuhin. Nga ako nila inspire sa mga pagkilaw, mga problema na nagkaroon sa atong kabuhin, trials and tribulation, makakadlaw ka ako kita, makayubog na sa kiyako kita, kaya harap kalipay ni Kristo sa atong nagahatan sa atong sa kasiguruhan nga maabogin ang sabat sa Diyos sa atong mga buhiyon. Now, may tatlo na kabutan sa kabarason mo nga dire sa puno sa Diyos at nga makinbasa. Nga kabarason is reasons or causes sa kalimbay niya po sa puno. So first, Paul knew his position in Christ. Then, panuan niya po sa puno ang iyan kahintangan. Sa tubangan sa Diyos, kung sino siya sa tubangan ni Kristo. So, here, una, here sa verse number 1. Ano siya, ano ang posisyon nila? Ano ang kaitangan nila niya po sumuko sa Diyos? First, address sa verse number 1. Paul and Timotheos, the servants of Jesus Christ. Ano na ang posisyon? Ano na ang kaitangan na po sumuko sa kay Kristo? He was the servant of the Lord Jesus Christ. Alagad siya ni Kristo. Alagad siya sa Diyos. What's going on? Kung at ikaw at ako mag-alagad sa Diyos, there is always that assurance that we will experience the joy of the Lord. Amo na ang nagkakita, there is joy in serving Jesus. May kalimbay, nagkakalimbay ako sa akong pag-alagad sa kay Kristo. Kaya ang akong posisyon natin kay na servants of the Lord. At kung nag-alagad kita, natural ang kalimbay sa Diyos yung kahatan niya sa ako. Muna ka, kung may mga problema kita, i-alagad na sa Diyos. Isiniba mo na, mangimbangin ikaw sa mga nakalinahin ng mga buwan ko kung sino yung Iglesia. Kaya isa na karason nga ang Diyos maghahatalibay sa iyo instead na mag-focus kita sa problema ng mga pagkilaw. Ako hindi ang experience niya ng puso ko. Nga, masobra pa ako ng pagkilaw sa experience niya mo. Nakatilaw kita, priso, na priso kita. Why kita nakatilaw priso? Hindi ito gumagumahan kita. Hindi siguro nagumagumahan kita, pero hindi pariyasan, paksan, tigoluto na nagumagumahan ang pariyasan ay kusulpo. May mga tanong yung hulog sa iyan na pero maaata o merka
Mga pagsakit natin
kon sa nga mga uge nga wala nang santo sa iyong gusto at siya nagpupuntun. Hindi kita tapos ngayon may ako ni Kristo. Ang diyan na wala nang hinimo. Ang wala nang hinimo ko. Hindi lang hinimo ni Kristo sa pipato na ito siya. Kundi pagka ginapadayo ngayon na until today. At even sa future dito na sa kanya na pagkakinayakong kita ni Kristo. And then number 5, verse number 21. For to me, to live is Christ. Ang patabuhin kay Kristo po sa ato naman yung part, we have to live for Jesus, living for Jesus. Ang patabuhin kita sa kaymayaan at ayawan ni Kristo. Kabay pa ang tabuhin na inatap ni Kristo sa ato. Ang kaluwasan na ako na avail na ako sa Kristo, makahatap na rin sa kaymayaan at ayawan siya na lang. Maya na kita. So, kabay para sa atong kabuhin, si Kristo man manimaya sa atong. Siya man na manimaya sa atong. That is, living for Jesus. And then number 6, verse number 26, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ. Lord, we will come to you again. Ano din kaya natin? And number 6, abundant in Jesus. Wow! Pag-abundana ikaw at ako sa Kristo. Pag-abundana ako kita ng Kristo. Not only physical, no? Nga pag-abundana ako kita, ipaspero na sa Diyos. Ang ipo pag-ako na buhay kami ay successful, but spiritually, ako relationally sa kay Kristo, it will be more abundant and abundant. Pag-abundana kami, kag-abundana. What's going on? Ang ako nga relasyon sa kay Kristo, mag-hanukot kami, kag-hanukot. Ako na isa na, ako na lang tamo, sweeter as the years go by. Nagatangkis ka, nagatangkis ang atong relasyon kay Kristo. Hindi ka nagalastay ka, nagalastay. No? Kabay pa ka maging abundant and free sa kay Pinong Jesus. And then, number 2, ang mga kausa o mga rason sa kalipan ni Apostle Paul, his position in Christ. And then, number 2, his passion for Christ. His passion, ano naman ang nangyayari na ang kanto ni Paul para sa kay Kristo? Ano ang gusto ni Apostle Paul para sa kay Kristo? Verse number 18. What then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is Prince, and neither in do rejoice ye, and will rejoice. Grabe niya na handog pasyon ni Apostol Paul para sa kay Kristo. Nga si Kristo mawari sa bisantiin na lugar. Nga si Kristo mapakian sa binog na kalimutan. The source of the end is verse number 18. No? Abuhin na ang kausa sa atong kalipay. Christ is Christ. Mawali si Kristo. Masugid si Kristo sa iba. Dabay pa ako na yung pasok na ito, mga tao na. Nga masugid na ito, mas-share na ito si Kristo. Kaya muna na may chance sa kita, hindi lang atat at law, may chance sa kita, na mag-praise na ito si Kristo, mas-share na ito si Kristo. And sinipagin, itagahan, pagkikita sa dako, at kayunan sa Diyos, sa Diyos, sinikasama. Nga masugid, matuklo, ang mahalan ng Kristo. Sa mga padamo ng mga lugar, no? Okay? Center sa conferences na ito. Muna ka sa Silingas Sabado. Kaptuan mo. No? Be a part sa Siling Design, Siling Passion ni Apostle Paul that Christ will be preached sa kanan ng mga katawan. May hari kita
ng awa ni si Kristo. And then number three, His purpose in Christ. Verse 17, anong purpose niya para sa Kristo? Even as it is meant for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel. Verse 17, but other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. And then verse number 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ano yung purpose niya ni Kristo? Nga sa iyang kabuhi, ano yung nakahatap na liwan sa iya? Ano nakahatap na liwan sa kay Paul? Ha? Hindi na ako makakinumerate na ito. Kundi sa sinig verse, sa verse number 7, both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel. Nagkatalipay siya sa pagtintog sa kabaguhan. Nagkatalipay siya sa pag-aapin sa kabaguhan ni Kristo. Why siya na hadlok? Why siya na intimidate? Why siya sa iyang kalimbay, sa kaya puso.
kalian menemukan para tanan sakausa di Kristus. Ini dan kekatakan saya kelima yang saya mencatat di musuh di Kristus, virusnya Kristus, saya bagimu sini, naga pupus kalian kelima, that your joy to people might be full. Maging pupus ang atong kelima. Ato ini mga po yung pangamuyuan, marayo mo ng inoong, nga maging ato man ini atumon, at maging ato kalipay sa atong pagalangan sa inoong. May God bless. Peace.